Okay, bali ang video natin ngayon, ayan, yung ano, curtain holder na yan. So, bago tayo magsimula, shoutouts muna kay ano, Lester Rivera, lagi yung nanonood. Saka kay Meb Toledo, ayan, kaklasika yan, kaibigan ko yung mga yan. So, ayan, simulan na natin. Okay, ang una natin gagawin ay putulin natin yung kahoy. So ito, siguraduhin mong ano, same lapad to. Yan, yung lapad nila. Yan. Para mas okay. Tapos ano, putulin natin ay 7 inches, 7 inches. Tapos 6-6 yun. Bali, apat yung kailangan natin. Dalawang 7, dalawang 6. No? So ngayon, ang tip ko dito, pag nagpuputul ka ng ganitong kahoy, ang gagamitin mo, lagaring bakal lang. Diba? Para maganda yung putol natin. Kasi pag lagaring kahoy yung ginamit mo, yung mga pang 2x2 talaga, matatalim yung ano nun eh, ipin nun minsan eh. Parang nababangas, no? So, mas okay na lagaring bakal gamitin mo pag mga gantong ano, bagay. So, saka yung ano kasi, yung tawag dito, yung lagaring bakal, manipis siya. So, maliit lang ang magiging error mo sa pagputol. So, ako, pag mga kantong woodworking, lagaring bakal ginagamit kung pamputol. So, ayan, simulan na natin. Okay, naputol natin. Bali, dalawang 7, dalawang 6, no? Kasi ang magiging itsura niyan, nakaganto siya. Ayan. Pero etong 7, hindi natin basta-basta nakaganyan lang yan. Etong 7 ay bubutasin natin kung gaano kalaki to para nakapasok siyang gano'n. Nakalock, no? So, sukatin natin yung gitna nito na nakagitna siyang ganyan. Tapos butasin na natin. So, ayan na, no? Bali, bubutasin natin to kasi para papasok yan. Diba? So, eto, ang gagawin ko, iano ko na lang to, jigsawin ko para mabutas ko. Pero, pwedeng ano, kung wala kang jigsaw, pwede ring lagaring bakal, diba? Butasan mo muna ng barena, tas lagaring bakal. Pero, lagi mong tatandaan, ang kahoy, once na pinutol mo yan, hindi mo na yan maibabalik eh. Hindi yan katulad ng bakal, diba? So, mas maigi na pag pinutol mo yan, kasi etong guhit, finish yan eh. Diba? So pag yan ay nilagari mo o ginigso mo, dapat ano, kita pa yung guhit kahit papaano. Pag masikip siya, okay lang yun, 'di ba? Pwede mo yang lihahin eh para pumasok tong ano na to eh. Pwede ding pait, no? 'Di ba? Ako kasi ginagawa ko ano, jigso muna tapos yung mga tira-tira, liha tapos pinapait ko na lang. 'Di ba? Kasi mahirap pag pait lang yan ang buo eh. Baka mabiyak mo yan, 'di ba? Saka dapat yung pait mo sobrang dalas, di ba? Okay, ayan. Try natin siya. So, ayan, oh, pasok naman siya, di ba? Pero masikip yan, ayan. Oh. Sikip yan. Di ba? Ibig sabihin, kailangan mo na lang yung pukpukin. Pero titignan mo din kung sobrang sikip ba o kayang puwersahin. Pag pinersa mo kasi yan, baka mabali yung kahoy. So, eto, since masikip pa to konti lang, liliyahin ko konti yung mga ano, paikot, liliyahin ko. Or kikil. Yan, kikikilin ko. Ayan. Ayan o, lapat na siya. Diba? So,
Hindi sobrang sikip, hindi rin dapat maluwag. Kasi pag masikip yan, baka mabali. Mabiyak yung kahoy eh. So, atras muna ulit natin kasi lalagyan natin ng pandikit. Okay, ayun na. Bali, may pandikit na yan, di ba? Ang kulang na lang niya, pako. So, bago mo siya pakuin, skwalahin muna natin. Ayan. Ayan. Check mo lagi yung skwala niya para ayos yung gawa. Ngayon, bago mo siya ipako, di ba? Dito natin papakuin yan, eh. Pag ganito. Pag ganun yung pako, di ba? Ito, babarinahan natin to ng kahit hanggang kalahati lang. Babarinahan natin kasi baka bumiyak yan eh. Para mailubog din natin tong pako. Di ba? Kasi tong pako, tatanggalin natin yung ulo nito. Puputulin natin yan. So, barinahan ko muna to hanggang kalahati lang nito. Dito. Medyo matigas nga lang, no? Pero kaya yan. Yan. Tapos pakuin na natin. Tapos, ganun din sa kabila, no? Tapos, bago natin pakuin, check ulit natin kabila. Yan, bago natin pakuin sa kabila. Yan. So, ang mangyayari dyan, dito yung pako, bandang taas, dito yung pako, bandang baba, no? Ayan. Kasi pag ginitna natin yan, baka magtama lang sa gitna yan. Saka pangit kasi gitna lang. At least ito, kabilaan, taas baba, kontrahan, no? So, ito naman. Ayan. Tapos ano, gamit tayong concrete nail. Lubog pa natin ng konti itong pako. Tapos, para hindi kita yung pako, yung mga pinagbarinahan natin ito. Ayan, itong mga pinagbarinahan na ito. Lagyan natin ng ano, konting stick well, tapos ibalik natin dito. Okay, ganito lang yung itsura niya, di ba? So, kaya 6 yung sinukat ko nung umpisa. Kasi ang target ko talagang sukat. 5, di ba? Since ililubog pa natin siya. Yan. Ito kasi, kulang-kulang 1. Di ba? So, may sobra yan. So, okay na may sobra yan. Kasi para, may ano ka. May adjustment ka. Di ba? So, kanyari, ito yung finish ko. 5, di ba? Ito kasi, 3 kasi yung lapad na ito. 3 inches. So, kinuha ko yung gitna. Tapos, ito, gitna, ito ay 1 medya, since stress to, diba? Stress kasi to eh. So, ito, 1 medya. Dahil, gagawa tayo ng circle dito, ng half circle, para mabilog natin to. So, 1 medya, 1 medya, gitna. Ngayon, gagawa tayo ng compass. Yan. So, ako, ang technique ko, since wala naman akong compass, gumagawa lang ako DIY. So, ito, kunyari, kahit karton lang yan, anything na ano, kahit plywood na ano, ito karton. So, ang radius natin ay 1 medya. Sukat ka lang 1 medya. Bubutasan mo pareho. Dahil yung isa dito, pako. Dito, yung lapis, no? So, ito, ipapako natin to dito. Ayan, papako natin yan dyan. So, ayan. Bali, kakat natin to, no? Kakat natin tong sobra. Jigsawin natin. Kung wala ang jigsaw, pwede rin. Lagaring bakal. Tiyagain mo lang. Lagaring bakal. Tapos, liyahin mo na lang. Ngayon, ito kasing butas na to. Itong pinakuha natin. Diyan na rin natin babarinahin yung ano eh. Yung holso. Ayan. Yung holso. Diyan natin magbabarina. Para, diyan papasok yung ano. Curtain rod, no? So, ayun. Butasin ko muna. Sabay. Tanggalin ko tong ano. Sobra.
Okay, ayan, bali nabutas na natin, 'di ba? So, nabilog na natin 'to. So, since binilog na natin 'to, napansin ko dapat ito, bilugin na rin natin 'tong kanto. Ayan. Parang ipipilay, no? Yung parang pa-curve siya, pa-curve. Ayan. So, ito ay half inch, no? Gumamit lang ulit ako nito. Ayan. Ito, yung half inch na yan. So, yun. Pagkakaltas ko nyan, pag-curve ko nyan, i-bapping ko na siya, lihahin ko na siya, ganun, hasain. Ayan. Tapos, pintura na. Okay, yan. Halihan na natin. Saka, binutasan ko na pala agad. Ayan, kabilaan. Taas baba. Para bago pinturahan. So, eto okay na to. Pintura na lang kulang. Dahil may kapares to. So, kung paano ko ginawa to, ganun lang din naman yun. So, gawin ko muna yun para ano, sabay na sila pinturahan. Ito okay na. Bali, dalawa na. So, pipinturahan ko na to. So, bago ko siya pinturahan, susunugin ko muna siya na itong ano, heat gun. Okay, after nating ano, sunugin, bali ano, iyan natin, sanding sealer, tapos ano, lacquer clear, sunod yan. Okay, ayan, tuyo na yung ano, sanding sealer sabay clear gloss do. Ngayon, itotox na natin siya. Yung gagamitin natin tox, kung gano'n yung kahaba, lagyan natin lagi ng ano, marking tong bala para alam natin kung gano'n lang siya ibabaon, no? Tapos, gamit tayo lagi ng ganito para hindi ano, maalikabok sa paggagawa natin. So, ayun, kabit na natin.